Import ng SMB na si EJ Anosike, nabilib nga sa nagawa ni Justin Brownlee. Stephen Holt, may tuturing na key player ngayon ni Coach Tim. At assistant coach na si Richard Del Rosario, kumpiyansa na makukuha nga ang game 2 dito sa semifinals. Dahil eto nga yung kauna-unahan na maghahanap nga sila. Oo, alam niya na magaling nga daw talaga si JB dahil matunog ang pangalan niya dito sa Asia at talong-lalo na dito sa Pilipinas. At may naisip nga daw siyang paraan para maisap niya ito at hindi ganun kalaki ang maipuntos niya pag nagkaharap na sila. Pero sa nakaraang daro ay pinaulunan nga siya ng 5 4-point shot na kung saan nakatalangan ng bagong record sa PBA itong si Brownlee at naka 33 points nga siya in total na itala nga ni JB. Kaya laking gulat at namanghanga si Anosike, import ng SMB, sa nagawang performance na ni JB. Nautakan nga daw siya nito dahil ina-expect niya more on drive to the basket ang gagawin niya or perimeter shot. Pero nagulat na nga lang siya sa ginawa nito dahil 3-point at 4-point line ito gumawa ng gusto. Ganun pa man mga ka-O-Sports, may nakahanda na nga daw na game plan ng Ginebra sa adjustment na gagawin ng SMB, lalong-lalo na ang import nila. Dahil alam nila na nautakan nga sila nito sa unang game at nagawa din nga din sila ng way para ma-maintain ng jeans ang momentum nila. Gusto din kasi for sure na makuha nga ng Ginebra ang game 2 ulit dahil alam nila kung gaano makagaling ang SMB. Kilala din kasi silang malakas sa ilalim. Etong lalong-lalo ng import ng SMB na si Anosike. Kaya isa nga din siya sa aabangan bukod nga kay Junmar. Now overpower kasi niya. Lalong-lalo na ang ilalim ng import ng SMB kapag nakapwesto na nga siya. At hirap nga din siyang depensahan ng mga bigs ng Ginebra kapag nakapwesto na siya. Para kasi siyang si Allen Durham na may tuturing na may drive sa ilalim. May outside shooting pa, kaya may hirapan niya ang gin sa kanya dito sa game 2 sa malamang. Kaya hindi nga daw may tatanggi ni Anosike import ng SMB na isa nga din daw siya sa mga nag-iidol dito kay Brownlee. Dahil tulad ng sabi ko kanina ay hindi niya in-expect na ganun nga kabilis mag-adjust itong si Brownlee pagdating sa loob ng court. Kapag ka napapansin niya na ibang depensa nga gun sa kanya ay nakapag-adjust nga agad siya sa laro. Kumbaga, ang bilis niya mag-adjust kapag ka nabasa niya na nga ang depensa na gagawin sa kanya tulad ng ginawa nga ni Anosike. Kaya nga, may tuturing na bagong umiidolo nga ito para kay Justin Brownlee. Sa kabilang dako naman mga ka-O-Sports ay tungkol naman sa performance si Stephen Holt. May tuturing nga siya ngayon na key player ni Coach Tim dahil sa major role niya nga dito sa koponan nila. Nag-a-average nga siya ng 38 minutes per game at malaking minuto nga yan, parang import na nga din ang laruan niya. Mabuti na nga lang ay nasusustain niya ito ng magandang performance dahil inaasahan nga siya sa offense at defense. Athletic din kasi si Holt dahil kaya niya maglaro ng multiple position at hindi din siya basta-basta napapaatras sa depensa. Actually, parang simple nga lang laruan niya kung mapapanood ninyo. Ang kaso nga lang, sure ball kasi si Stephen Holt kapag nakahawak na nga ang bola. Hindi siya basta-basta titira kung alam niyang alanganin. At hindi rin siya nag-4-shot kapag hawak niya nga ang bola. Kaya naman, isa nga yun sa mga nagustuhan sa kanya ng Ginebra management. Sulit na sulit niya ang pagkawala ni Jimmy Malonzo mga ka-O-Sports. Dahil up to now, ay injury pa nga din siya. At yun na may nag-iisasabi nga at ina-expect na next year or next conference pa nga siya makaka-recover. At hindi pa rin daw ito sigurado dahil papakiramdaman pa rin niya ang katawan niya kung kakayanin na ba talaga niya maglaro na 100%. Kaya since maganda ang nalaro ni Stephen Holt ngayon mga ka-O-Sports, maaari nga din na siya nga ang magiging primary forward ngayon ng Ginebra. Kasi aso nga lang ang downside lang dito sa jeans ay medyo may katandaan na nga si Stephen Holt. Magto 33 years old na nga siya this December at maaaring ilang taon na lang din ang pwede niyang laruin dito sa liga. Oo, nakikita nga din natin na hinug na nga siya itong si Stephen pagdating sa basketball. Kaya nung pumasok nga siya sa PBA, hindi na ganun kalaki ang adjustment na ginagawa niya. Sanay na kasi siya maglaro sa international game. Kaya nga hindi na rin bago sa kanya na maglaro nga dito sa Philippines. At may idea na rin siya kung paano nga ang laruan at kung ano yung physicalan nila dito.
Sanay na sanay din kasi magdaro itong si Steven Nol dito sa mga big league at hindi nga siya sanay na yung mga makababagsak or hindi makapasok sa playoffs. Ang kaso nga lang, hanggang kailan kaya ang pwede niyang laruin? Kaya nga sinusulit na siya ng Hinebra ngayon at kung anong meron na maiaambag nito sa kanila. Lalo na major role nga ang nagagawa nito dito sa Barangay Hinebra. Tapos dito naman kay Coach Richard Del Rosario, assistant coach nga ng Barangay Hinebra, kampante sila na makukuha nga nila itong game 2. Basta matulingan talaga ang game plan nila para at least makuha na nga nila at nasa kanila pa rin ang momentum dito sa koponan nila.